Yun, we're back. We're back. Tagal na namin kakwentuhan ni Artsy G. Ilang oras na tayo? Mga 1 minute ago? Oo po. Yeah, 1 minute. And 15 seconds. And 15 seconds. Dito. may minuto, may segundo pa yung ano mo. Nice, nice. At least. Kamu ito nakalagay po kasi dito sa ano, kuya. Ayun, no. Live 1 minute and 30 seconds. Yun. Oo. Oh, kanina sa backstage, nagkakwentuhan tayo. Isang oras na tayo nagkakwentuhan. Opo. Kamusta si ano, si RCG? Okay naman po, kuya. Ayun po. Gusto naman po. Siyempre, masaya ako ngayon. Kasama natin ang pinaka-newest member ng Filipino Music Production. Right? Yeah, kasi last week kasama ko si MXT Fari. Si Mateo. Hindi ko nasahan. Yeah, nasa ano po ako na, nasa Vancouver po. Yun. That time na ini-interview po si ano. Si yo, Kuya Santo and Shem Mamen sa si Kuya Santo nandiyan po sa baba. Sige, iyan na natin kagad si Mamen. Shout out sa inyo sa mga nanonood, and then Santo Plata, yun si MXT, labid si ka Mateo, nag-iisang John Lloyd ng Toronto, yeah. Right? Then si Mateo, umpisa na natin mag-post yan, Mateo. Si Vince Mendoza. Yeah, yun, nandiyan pala si ano, si Chip, shoutout sa iyo. Oh, si Shem Z. Yan, nandiyan. Oh. Nice. Maraming salamat po sa pagbisita at sasamahan niyo kami ngayong gabi with RCG. Siyempre, kikilalanin natin siya. Paano nag-umpisa? Paano napunta, napasama sa grupong Filipino Music Productions? Pero bago 'yan, pwedeng magpakilala tayo sa lahat at siyempre kung taga-saan si RCG sa Philippines. Yan, ako po si RCG Tubong sa Sasmuan, Pampanga. Yan po. Pampanga. May Kenny. Yeah, sa Sasmuan po. Sasmuan, Pampanga. Sasmuan. Kailan dumating si ano, si RCG dito sa Canada? August 2, 2018 po. Oh, 2018, before pandemic. Pero ang tanong, ngayon ka lang ba napasama sa mga rap scene dito sa Toronto? Kumbaga po sa ano, ngayon na lang po ulit naging active kasi before pandemic sumusuport na po ako sa ano, sa movement po nila dati noon. Okay. Which is small pa lang po dati noon. Okay. So bago ang lahat, bakit ganito yung name mo, RCG? Saan mo siya nakuha? Actually po, like, ano, halo-halo po siya. Kasi, like, ang pangalan ko po is Rayan Christopher Gadong. So, mahaba po siya. So, yung abbreviation po niya is RCG. Tapos, mayroon po akong isang rapper na idol, pangalan is Crazy G. Oh. So, kaya po hinango ko po dun yung pangalan ko, tapos yung personality din po ng character ko sa stage is crazy personality din po, kaya naging RCG.
Nice, nice, nice. Malikhaing bata si RCG. Lang taon na ba tayo, tol? Magka 24 po sa December. Yan. Okay lang po na kuya or po. Syempre. Kung sa mga hindi nakakaalam, especially like Banyaga, po at opo, like Filipino Canadians, especially they doesn't know how to speak Tagalog much. Po and opo, kuya are sign of respect sa Philippines, right? Kaya yun, RCG. So paano tayo na pasama sa grupong Filipino Music Productions? Kasi ikaw yung pinaka newest member nila. Ganto po kasi yun, kuya. Like, last year po na sa Fun Philippines is nag-perform ako as solo artist, pero na-meet ko po sila sa like Jam Chamber sa isang rehearsal nun. So lahat po na mag-perform sa Fun Philippines magkakasama, tapos doon ko po sila unang nakamit. Tapos yun po, nung kumanta po sa Fun Philippines nun, hanggang sa naka-appearan ko po sila. Tapos after nun, sinundo na po ako ni MXT dito sa amin, hanggang sa mag-basketball po kami. Ang masaya, lagi na po ang ating sundo. Oh! Hanggang sa, yan, naging kasama ko na po sila lagi, hanggang sa naging FMP na po ang tuluyan nung nice, nice. Last year. Next time, sundun nyo nga ako mag-basketball. Baka mapasama ako sa FMP. Kasi, ang tagal ko na hindi nagba-basketball. So, yun. Nakakatuwa naman yung pagkakakilala nyo through music talaga from one event dito sa Toronto, which is a yearly event. And then syempre, kamusta naman ang pagiging rapper natin? Saan mo yan naumpisahan, natutunan? Ever since ba nung bata ka sa like, Pilipinas? Ako po kasi like isa po ako sa mga bukod po sa Flip Top is na engganyo din po akong makinig po nun sa mga CD-CD pirata. Oh. Oh. So, yun yung mga rap music po na mga pirated na nabibili sa bangketa, ganun. Tapos madidinig mo mga gagong rapper, Republican. Yun. Sa Philippines, sa no, doon ka namulat, kumbaga, before na dumating ka dito sa Toronto. Right. Sino ang pinaka best influence mo para mainganyo ka to create your own songs? Sa ngayon po kasi nagtutuklas pa po ako ng iba. Kumbaga nag-explore pa po ako ng iba't ibang mga artists ganun para makapag-adapt pa po ng any ideas. Pero syempre for sure may mga Filipino influences ka na napili before. Yeah, yun naman po nung bata po ako, yun. Gaya nga po nang sabi ko sila kay ACG, yun, yung mga Pampanga's Finest. Si at saka po sila Basilio and Crispin, kasi si Crispin po kapitbahay naman po ni Papa sa Marikina. Oh, nice, nice. Si Tinyo, paulit ako kay Tinyo, taga Pampanga pa si Tinyo, yung Sinyo ba, Sinyo? Si Sinyo. Mabalakat naman po yun. Mabalakat. Sa lahat ng mga Flip Toppers dyan, kung hindi si Sinyo, yung mga komedyanteng Flip Toppers na ngayon. Yeah, actually po, kuya, correction lang po. Battle MC po yung tamang tawag. Kasi yung Flip Top po is pangalan po siya ng liga. Battle MC. So yung tinamahan mo nung previously sa Vancouver is Battle MC yun? TRO Battlegrounds po yun, yung league, pangalan po ng liga. Oh, ibang-ibang name din, ibang name. Opo, kumbaga po, branding po yung Flip Top. Oh, okay. Yung tawag po sa kanila is mga Battle MC. Nice, nice.
At least binibigyan mo ako ng knowledge about this kind of things. Kumbaga sa ano, sa Pilipinas ang toothpaste tawag nila Colgate ganun. Kasi yun yung brand na nakasanayan po nila. Oo, minsan nga yung mga tawag nila. Meron ka meron ka bang ano diyan yung Colgate, yung pala Happy yung ano, yung Happy. Di ba? Nakakatuwa naman yung... Sasabing pabili ng pop, tas RC pala yung Oo, oh, grabe. So, kamusta yung experience natin previously sa Vancouver? This is your first time to flight over sa ibang lugar para makipag-battle? Yeah, first time ko pong dumayo mula sa Toronto. Oo. Kamusta naman? Medyo nakakapagod po pero enjoy naman. Kailan ba 'to naganap? Isang one night show lang or ilang araw ba 'to? Actually po yung battle po mismo is ano, tawag dito September 9, July, August 19, oh. August 19 siya nangyari last week. Mm-hmm. Tapos pero yung TR of Wu noon, bago po mangyari 'yon, is may event na po sila sa Edmonton ng 18. So naglong drive po sila after ng event to another event. Nice. Kamustang experience mo sa event na yun? Like as a performer, artist, yes, rapper. Para sa akin po, nakakakaba din po kasi first time din po dumayo. So yung pressure nandun din. Kasi syempre unfamiliar po sa places and then sa crowd din. Saan ba ang mga napunta natin sa Vancouver RC? Sa Surrey po ginanap yung battle sa Surrey. Oh, sa Surrey. Oh, nice, nice. So, yun. Sino yung naka-match mo doon? Isang match lang ba yun or ilang match din? Isang match lang. Yung laban ko po is isa lang pero tatlong laban po yung matchup nung gabing yun. Pero isang laban lang po sa amin. Ano yun? May mananalo or... May mananalo po. Actually, natalo po ako last week. Pero okay lang po yun. Kasi kahit pa paano, napasaya naman po yung mga tao. At saka yung mga bumubuo din po ng ano, kahit pa paano, nag-enjoy din naman po sila sa mga rounds namin. Oo. Pero for sure, lahat naman ng nakasali doon, panalo na. Kasi syempre, hindi naman basta-basta yung event na yun, di ba? Pagdating sa mga ganito, it's all about the talents na lang. Yung sacrifice din po talaga ng bukod po sa artists and din sa organizers din kasi syempre yung pagod din nila. Nakakatuwa yung mga ganyang event kasi ngayon nagbo-boom ang mga live performances, gigs, then mga ganyan, battle, TRO. Oh, buti nga po ngayon, medyo nagiging maingay-ingay na po yung battle. Dati noon, nung ako po yung bagong dating sa Toronto, sila Santo lang po yung napapanood yung bumabattle noon kasi yung iba nagkaroon na ng family. Kaya sila Santo na lang yung natira. Yeah, ito nga sabi ni Santo Plata, one of the best and constantly improving up and calmer battlers and community pillar. 100%. Yan. Galing, galing. So, syempre, Tol, kamusta naman ang mga naisusulat natin? Kailan mo naumpisa nito ng pagsusulat ng songs? Yung songs po is, panaka-naka po eh. Minsan po kasi talagang bigla nila pumapasok sa utak ko na may masusulat ako. Minsan wala po talaga eh. Pag wala, di ba? Walang... So, ano yung pinaka-first song na naisulat mo? Yung iba po kasi brado na due to copyright issues sa mga nauna ko pang grupo. Pero sa ngayon is yung pinakaunang song na nasulat ko na nakarelease is Lumang Duyan. Lumang Duyan, yes. Which is napanood ko yun sa YouTube. And directed by Fraser De Maza. By Derek Frapo under Filipino Music Production. Under, yes. So paano nag-umpisa yung Lumang Duyan? Saan ka na-inspired to create yung Lumang that? Lumang Duyan po is actually nag-umpisa po siya sa on the spot. Anong kasi
meron pong tinatawag na sagasa po noon na ginawa po sa Mississauga noon, way back 2019, mm-hmm. na nag-prevent po yung mga real dreams. Tapos yun, kailangan ko po ng kanta. So yung pinerform ko pong kanta is yung mga sinaunang kanta na as in, hindi ko po alam kung paano po nasulit yung mga yan, bakit po ganun. Tapos yung ano, yung Lumanduyan is, pinerform ko siya, sinulat ko siya is idea lang siya. Tapos, mga keywords lang po hanggang sa yung mga lyrics po niya at saka yung buong ano, kinwento ko lang siya ng freestyle. Although medyo makalat pa po siya noon hanggang sa pinulido ko na po siya ng maging kanta. Yun. Saan mo siya na i-record? Then, syempre, yung process mo doon. Madami din pong pinagdaanan yun eh kasi nag-umpisa po siya na ni-record ko sa sarili ko po. Tapos bigla ko siyang in-edit ulit. Tapos ayun, yung pinakalas po, yun si Vince na po yung nag-edit. Oh, si Vince America. Ang FMP. Oh, si Buloy. Nice, nice. And then, paano yun? Yung music video ba? In-approach nyo ba si Fra dito? Paano bang ano? Kasi ang ganda ng ano eh, ng music video mo tol eh. Ganda ng pagkakagawa eh. Yung music video na po yun, napanalunan ko lang po sa isang papromo ni Derek Fra eh. Nag-i-scroll po ako sa Facebook, tapos nakita ako may papromo siya. Hindi naisipan ko pong ilagay yung Lumanduyan, tapos luckily ako naman po yung mapalad na nanalo. Na napili ni ano, ni Fra? Opo. Kamusta yung ano, yung music video mo na yun? Kasi ano eh, ang ganda ng production niya eh. Ang ganda ng backgrounds, mga ano, talagang sa akin po ano eh, ano din po nakaka-touch. Syempre, malaki pa salamat ko din po kay Derek kasi opportunity din po 'yun kasi BBA lang naman yung rapper na magkaroon ng libreng ano galing sa isang director, 'di ba? Nice. At saka po, first time din po kasi first time ko din may experience sa magkaroon ng music video. Mm-mm. So, yun. Kamusta yung experience mo? Sabi mo nga, first time or ano. Pero parang hindi mo first time gumawa ng isang ganong klaseng production eh. Ang galing eh. Actually, sinabi lang din po kasi ni, based din po kasi yun sa motivation ng mga kagaupo ko eh. Kasi parang sinasabi, yo, wag mo nang sayangin. Like, ibigay mo na yung pinaka the best mo. Kasi like, bibihira lang yung mga ganyan. Gaya nga ng ano po. Bibihira lang magkaroon ng opportunity na ang isang rapper na magkaroon na libre music video. Oh, wow. Pero, tol, saludo ako sa ginawa niyong production na yun. Hindi siya yung, kasi pati mga outfits, right? Like, parang syempre eh, talagang well produced ba kumbaga? Opo. And then ano yun. Ano naman po yun eh? Like pinagsama-samang idea naman po. Hindi ko naman po ini-claim na idea ko lahat 'yung kasi like teka. Brainstorming pa din naman po doon, nag-share ng kanya-kanya po nilang idea para lalo po mas mapaganda 'yung music video. So, yun yan, nabanggit mo 'yung idea, brainstorming. Sino bang ano, nag-direct, nagbigay ng ano nito, ng story? Kumbaga po ano, nag-share inpuan po talaga sa lamesa din po yun eh, para makapagbigay po ng idea po ang bawat isa para makatulong din sa ano, sa pag-build ng mismong scene. So marami kayong umupo dito sa music video na to para Opo, kumbaga po sila din sa bumubuo po ng ano Fra Films saka po ng Filipino Music Production. Oh, nice. So kumbaga po nagkaroon po ng isang meeting po na ano kung paano po mapagtutulungan. Nakakatuwa kasi syempre teamwork diyan para mapalabas ng maganda yung music video. Opo. Medyo rush na nga po yun eh kasi po ano dahil delay na din po dahil ang tagal na rin po na tenga. Anong ibig mong sabihin na kasi ano? Kasi nag-start pong ano yun, December eh. So kumbaga na-risked na lang po na na-risked dahil din po sa busy. Saka po sa mga ano. Pero worth it naman yung nung pagkaka-release mo ng music video kasi Opo. Talagang
well edited yung mga storylines. Ano, pinagtuunan po talaga ng ano ni Derek talagang lahat po ng ano inaakal po niya ng mabuti. Oo, oo. Nakakatuwa na may mga ganyang parang production dito sa lugar natin. And then nagbigay ng tulong para makaroon ng music video ang isang artist, which is kahit na sino naman open 'yan. Iba na din yung technology. Even sa cellphones na nga lang pwede ka nang mag-video and then edit. Pero syempre iba pa rin yung well-produced talaga na nagamit. Iba pa din po talaga yung quality talaga ng certain software o certain daw yung gagamitin mo kaysa sa cellphone lang eh. No, oo. So yun, lumang duyan. Ano ang next project ni RCG after this? Sa ngayon po, ano ang balak po siguro namin, ano yung luntian. Yung balak na ano, tapos marami pa po kami mga projects na gagawin and mga pinaplano po. May mga collaborations ka na rin with MXT and Vince dito sa... Meron na po mga ginagawa po. Nako, on the words na yung ginagawa mo. Kasi baba focus din po sa music ngayon kasi nga po dahil behind ako sa music po o battles na lang po eh. Oh. So ever since, kailan ka ba nag-start na nagbabattle after ng pandemic and then nag-battle ka na? Noong nagkaroon po ng Hiraya Battlegrounds, nagkaroon kami ng opportunity na bumattle dito sa Toronto yun. Grab na lang po ako ng grab nun. Oh, nice. So talagang ano, napaka-active mo through this kind of shows, yung mga battle. Po. Kasi parang doon po nagsimula eh. Kasi sa high school days, yung mga asakan ng mga estudyante na napupunta sa pustahan, gano'n. So, dati pangalan, high limp eh. Sinabi mong mga ganyang battle on the spot yung gagawin mo na... Opo. Kumbaga, meron po kasi doon sa Pilipinas noon na mga high school na yung iba pagtitipan nila tapos hanggang sa pag sumagot ka, biglang magkakasagutan na kayo hanggang sa maglupungan na yung mga tao. Ganun. Pero ano naman, masasakit ba na wordings ito? Ano yun, Tagalog or English yung wordings ng mga ano, nung batuhan dito sa Canada? Dito po sa Canada, like ano, Taglish naman po eh. Kasi given naman po na yung iba pong mga Filipino is nakakaintindi sila ng Tagalog pero hindi po sila fluent magsalita. Oh, may mga ibang artist din na sumasali even though hindi siya fully Tagalog. May mga ganun din. Nice. Pero ngayon, syempre after ng lumang duyan, marami nang maghihintay ng mga bagong songs mo, right? So mayroon bang ano, may mga glimpse kang ibibigay sa amin na plan mo, like album or EPs or every... Sa ngayon po, ano po eh, focus muna po siguro kami sa ano ng FMP. FMP. Kumbaga as kabuuan. Oh, yes. So ano pala, congratulations sa inyo. Siyempre, salamat po. Sa FMP yes. Kasi last time... sa PhilCan Music Awards, nanalo ulit ang FMP as a Group of the Year. Salamat po. Unexpected din po yun. Di rin po namin inasahan na kami yung mananalo nun. So kamusta ang ano? First experience mo to sa ganitong event, PhilCan Music Awards? Kamusta ang experience mo? Opo, first time po talaga na ano kasi like dati po, nanonood-nood lang po talaga ako. Yun. Nice. So, events. May mga events tayong paparating later? Sa ngayon po, yung ano yung pinaplano po namin ng FMP. So, siguro po, wait na lang po tayo sa main page na ano, yun po yung mag-announce sa mga paparating pa po naming events and gigs. Pero po, sa mga affiliated po sa akin yun, sa Hiraya, wala pa pong balita, pero sa TRO,
yun, meron po silang ano show naman po sa Edmonton and Saskatoon na papakating. So, ay yung pagpunta mo pala ng Vancouver, in-invite ka or sumama ka ang kusa sa ganyang battle? Paano bang in-invite ng mga tao? Kinausap po nung ano, like nung pinaka nag-organize nung event na yon, last year kaya, nung lumaban din po siya dito sa last year kaya nung June 24. So nakita yung ano mo, yung talent mo. Then in-invite ka, then yun na. Kasi nakakatuwa eh. Bibigyan mo ba ako ng speech ngayon na sige nga, bigyan mo ako ng matinding speech kaya i-bully mo parang ganun. Paano ba? Paano ba yung battle? Pwede bang magkaroon ng example diyan? Sige, tignan mo yung pagmumukha ko para ano, mabigyan mo ako speech. Yung tipong inuusisa mo ang bawat galaw ng aking akto. Kasi nga naman, alam ko na idea sa utak mo ay hindi sakto. Kasi yung tipong wala kang ka-idea kung ano nga ba ang simbolo at abilidad na kaya namin gawin. Kasi nga naman, miski ikaw, wala kang abilidad na yon ay alamin. Ang ganun. Ano mga ganun? Wala ba? Ayoko na nga. Ayoko sumagot. pero nice one, Tol. Salamat. Pero wala akong maisagot eh. Talo na ako, Kupyor. X, Naya X. Patay tayo dyan. Pero nice. Siyempre, alam mo yung mga ganyan, impromptu, on the spot, thoughts, di ba? Mahirap yan eh. Especially like yung ira-rhyme mo siya. Kumbaga, ira-rhyme mo. At lalo na po, umbiglaan din po. Kasi like, pati yung sulat mo, on the spot, pwede mapalitan yun eh. Oo. Oh, yeah. Kumbaga, kung ano mang mas maganda pang maisalang, di ba? Pero, yung pag nakikipag-battle ka, ready na ba? Nakasulat na rin, mini-memorize, ganun ba yun? Or on the spot talaga? Minsan po, ano, nagsusulat po talaga ako. Kaso, pag po minsan na, hindi na po kinaya ng sulat ko. Like, hindi ko na po kayang sundan. Pinipa-stay lang ko na lang po. Nice. Sinusubukan itawid yun. Kasi mahirap talagang mag-impromp na with rhyme na kumbaga may dami, sinabi ka. Sa dami na po kasi ng battle MC dito sa buong mundo, napakahirap na pong mag-isip ng linyang napaka-unique kasi may kagaya at kagaya ka po. Oo. Pero ganun ba yung ginagawa mo? Parang dahil nanonood ka lang mga ganyang videos sa lahat, then minsan kinukuha mo yung idea nila. Ganun ba yun ang ano, ibig mong sabihin? Yung parang kumukuha lang po ako ng idea kung paano po sila mag-ano. And then kukuha po ako ng another idea para po mapagsama ko yung bawat idea. Kumbaga, nakikipag-brainstorming ako sa bawat MC na pinapanood ko. Okay, nice. Regarding sa ano, sa beats mo, ikaw ba yung gumagawa na ng beats mo sa song or may ibang beat maker? Unfortunately, kuya, mga nakikita ko lang din sa YouTube and then binibili po yung rights. Binibili yung rights. Pero pagdating sa mga ganyan, mostly sa FMP, ganun yung ginagawa or kayo yung kumukuha ng beats? Mostly po, mas maganda po talaga na kung ano, pero meron po kaming beat maker. Then, na ano sa FMP, yung kapatid po ni MXT, si RD Beats. Oh, wow. Nice. Yung iba pong kanta na ano is galing sa YouTube po. Binili po yung license para po wala pong any issues. Sa copyright, no? Opo. Sa YouTube nyo binibili yung mga ganyan? Sa Beats or may website? Meron pong mga nagtitinda din sa YouTube eh. Oh, okay. Nice. So, kasi mostly ang mga gumagawa niyan, ibang lahi ba o mga kalahi nating Filipino na mga beatmaker? Meron pong mga ibang kalahi nating Filipino, tas meron din pong mga ibang lahi. Nice.
Kasi ang paggawa ng beat minsan, hindi siya yung, especially on rap ha, hindi siya yung basta-basta ganun lang eh. Although, yung naririnig mo yung beat niya, yung parang sa akin din. May kanya-kanyang vibe ko kasi depende din ko yun sa nakikinig eh. Oo, kahit yung pag gumawa ka nga ng ganyan, hindi rin basta-basta eh na parang magkakapareho, kumbaga. Kasi yun, nag-ano din ako ng instrument. Pagdating na sa ganung ano, pag hindi mo siya genre ba, or ano, hindi mo na siya magagawa, parang may barrier ka na sa ganung klase ng tunog. So, yun. And then, grabe, sabi mo nga, surprise na lang yung FMP na releases nyo, which is syempre excited ng lahat dito sa lugar natin, kailan nyo ilalabas. Then yung events, syempre, ngayon, depende, di ba? Depende kung may mag-i-invite later on or ano, open naman ang Filipino Music Productions. Pero pwede namang lumabas kahit mag-isa si RCG, like the one na ginawa mo sa battle, ganun ba? Paano ba yung bonding nyo? Yung bonded ba si ano? Sabayan po kasi like yung solong kaloko po is yung sa battle na po eh, pero sa mga kanta, as an FMP pa din po eh. Oh, okay. Nice. Pero yun nga, pag may nag-invite sa'yo to collab, pwede naman. Under pwede FM. Naman po yun. Like, collab. Open naman po sa collab. Mm-mm. Nice. So yun, grabe. Mr. RCG, yun, pwede kang mag-promote dito if you want to promote your social medias and then syempre, yung mga songs mo sa music platforms kung pwede kang mag... Okay po. Yun, sa unang-una sa lahat, bago ko makalimutan yun, salamat pa rin po ulit kay Kuya Vince sa World Music Alternatives. Sa opportunity na binigay sa akin para makasalang dito sa interview na to. Yun, so yun, sa mga papakating na events ngayon, hindi ko pa po masasabi kung ano po yung next naming galaw, pero yun, sa susunod po may mga pakating na events din, yung mga Al James, yun, tas yung mga sa mga battles po siguro at saka sa event po na gagawin ng FMP. Oo, nice. Kasi maraming mga bisita later on, right? May mga especially sa ano pala, sa Dutdutan. Sa September 16 at 17. May mga darating. Sa Dutdutan. Baka sila lang po yung mga kasama doon, hindi po kami kasali. Pero syempre bibisita kayo doon sa ano na yun, kasi Sunday part is puro rappers like Manila Grey yung Yeah, tignan po natin kasi ano po, medyo hectic din po kasi sa work yung schedule ko, Kuya. Kumbaga, nakasalang nga lang din po ako out of Toronto kasi nagingi ako ng bakasyon. Yun. Then ngayon, busy ka sa work mo. Ba? Nice. Siyempre, ganun naman tayo dito. Work. Ganun po sa Toronto eh. Puro work po talaga. Sa Toronto, work. And then, syempre, talents. Yung entertainment. Diba? So, nakakatuwa na ganyan ang ginagawa natin dito. Kasi, alam mo, magandang diversion of things to do sa buhay natin. OFWs or immigrant, ganyan talaga. Right, Tol? So, ako po. Sa mga nagbabalak dyan na makipag-battle, ano yung pwede mong sabihin sa kanila? Kasi marami ka ng experience dito sa ganitong larangan. So, ano bang magandang ano mo sa kanila? Pwedeng sabihin na i-advise? How to do it? Kasi kapag bumatil ka, talagang isinasubo mo na yung buong pagkatao mo sa kanila. So, parang iaano mo na yun eh. Maging ready ka na dapat kasi lahat ng pwede nilang sabihin sa'yo, masasabi. Like, kahit anong panja-judge, kahit ano na yan, masasakit.
kasi gagawin nila lahat sa iyo, eh, para mapapasok yung emotion mo doon. Mm. Pero, then, ano yun? Ano yun to? Sige, go ahead. And then yun, sa mga tigatoon to na gustong, ano, interesado pa din bumaten sa mga ganyan o sumalang o gustong matry, yun, pag-PM lang kayo kay Kuya Santo Plata. And then sa ano naman, sa out of Toronto, sa Edmonton or Winnipeg, yun, kina Angel or Kinosayon, sa TRO naman. Nabanggit mo nga, parang sinusubo mo na yung pagkatao mo dito to extend the, yung questioning ko dito. Ano, na-try mo na bang ano, pikon sa sitwasyon na yan? Or parang, teka, sobra na tong tao ito. Ano, yung sa battle po kasi yung pagiging ano yung ginagawa ko pong parang style picon, part of the character, para ma-intimidate din po yung kalaban, yung ginagawa ko po like parang binubunggo-bunggo ko po sila ganun. Oh ganun yung ano mo, yung image mo sa kanila. Yeah, kasi nga po baliw siya, so anything na ano pwede niyang gawin kasi baliw nga po siya. Pero yun nga, then ano rin, pag binalik, parang in-scattered mo lang o pinag ano mo, halo-halo mo yung name mo to have a crazy word dyan, no? Opo. And then, ano, abbreviation mo pa ng name mo. Opo. Right? Kung galing, baka ginalo po siya, tapos pati yung kakakte ako din po sa stage, magulo din po. Para magulo talaga. Wow. Ang galing ng pagkaka describe mo sa name mo and then your image as a rapper dito, right? And then yun nga, pero hindi ka napikon kahit minsan sa mga ganyan. Nasanay na po kasi siguro po nung high school days kasi. Mm-mm. Alam naman po natin sa high school days usong-uso po yung mga bullying po noon eh. Oo. Vice versa naman, walang napikon sa iyo. Vice versa, walang napikon sa mga bato mo. Sa speech mo. Sa mga ano siguro yung outside the battle ring, meron na din po. Pero yung sa battle, wala pa naman. Yeah, I think sports lang dapat pagdating sa mga ganyan eh. Kasi syempre, yung tawag dito, minsan nga, sobra, may mura pa minsan, di ba? May mga ganyan ba? May mura. Oo po, madalas napapamura ako pag ano. Pag halimbawa nakakalimutan ko na minsan, napapamuha na lang ako tapos maaalala ko na lang. To cover up lang yung sasabihin mo, nagmumura ka na lang, parang ganun. Pero ano yan, English or Tagalog yung mura mo? Mas masakit pag Tagalog eh. Mas masakit yeah. Pag Tagalog para yeah. Kahit malambing. Sweet pakinggan kahit mura, di ba? Oo, yung PI, di ba? PIM, di ba? Oo. Oh. Siyempre. So, mahirap mag-drop ng mga ganun. Pero part yun ng event eh. At siyempre, parang show na rin, kumbaga. Hindi po siya sa pangkalahatan talaga eh. Mm-mm. Kasi may mga tao na ayaw sa ganun, ayaw makadinig ng ganun. Kasi siyempre, lalo na po sa sigaw ako ng sigaw sa ano. Parang, ano, naku-curious na ako sa pag... marami, may mga music, hindi music video, may mga video ba kayo mga ganyan dyan sa YouTube, ganun, or yung mismong yung ikaw? Yung po sa ano, makikita nyo po yung battles ko is sa Hiraya Battlegrounds, yan sa YouTube, Hiraya Battlegrounds, tapos yung isa po is sa TRO. So, papakating pa lang po yan, so hindi pa po na-upload, pero yung mga previous battle ko is nasa Hiraya. Okay. Yeah, pwede bang paki-promote yung mga ganung platform like Hiraya? Yeah, yun nga po. Gaya nga po ng sabi ko kanina, yun, please subscribe po sa yung pinaka-main page po ng grupo ko, Filipino Music Production. Tapos yun, Hiraya Battlegrounds, tapos TRO Battlegrounds, yun. Tapos follow me on IG rc.g_official, tapos yun, RCG sa Facebook, sa yung group page namin na Filipino Music Production. Wow, nice. Pasensya ka na to, la, kasi alisin ko to. Yun. Diba? So, mamaya i-edit na lang natin yun kasi nakikita yung mocks. Hindi ko na siya napalitan pero palitan natin yan through your page.
kanina yung page na yun na nakalagay. So, pero ano, wag nilang kalimutan yung Hiraya and then TRO from different social media platforms like Facebook. Siyempre po yung ano, yung Filipino Music Production kasi doon po lahat lalabas din talaga ng mga kanta ko and other stuff kasi doon na po talaga yung pinakamin. Yes, yes. So yun. Siyempre, RCG. Alam mo, hindi na natin patatagalin pa to kasi alam kong almost midnight na. hindi ba tayo pagagalitan dyan ng mother natin? Ah, hindi naman po kasi natutulog naman na po sila. Na natutulog na, maya-maya. Naman po sa kusina. Oo. Yun. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat din po sa pagpapalong mo, kuya. Maraming opportunity din po to. Salamat po, kuya. Walang ano man. Anytime, syempre, FMP, RCG, Vince, and then si Mateo, si MXT, kuya, and anyone. Kuya, yung dalawa po yan. Solid din po yan, kuya. Nako po. Syempre, anytime naman, kahit na sino dito sa platform na to, kahit na sino, message nyo lang ako or ako yung magre-reach out sa inyo. Then, syempre, lagi nating suportahan ng ating Philcan artist dito sa lugar natin. Canada-wide, syempre, sa mabumubuo ng Philcan community. Sila Regis, si Rap. Yun, kaya, naku po. Salamat ulit. And then, syempre, RCG, Lumang Duyan, puntan nyo po yan sa YouTube channel ng Filipino Music Productions. Magpapanood nyo, syempre, parang nakapanood na kayo ng parang ibang lahing music video, kumbaga. Kasi nakakatuwa yung prod talaga doon. Even yung colored and then lightings ng music video. And doon yung kikiligin po kayo sa sobrang takot. And then syempre si RCG yung kanyang professional ano tawag doon yung pagkakagawa niya and then yung act niya parang napaka-professional, nakakatuwa, kaya panoorin niyo po yun na music video Lumang Duyan, available now sa YouTube channel nila. Yeah, YouTube and Spotify and other ano social media platforms po. Oo. Yun. Syempre tol, Okay lang. Wag mo lang akong hawaan. Wag na yun. Nag-honeynose po ngayon kasi nag-a-adjust po ako sa weather eh kasi kamusta pa lang ano? Oh, kamusta ang ano? Ang Vancouver pala ang weather nila. Based on my experience naman po, kuya, parang Toronto din po kaso mas mainit lang po pero mas malamig paggabi. Hindi mo naabutan yung ano, yung wildfire lately? Nandito ka na? Yung wildfire is nung paalis ako ng Toronto, nakita ko pa yung wildfire sa Yellowknife kasi like doon dumaan yung aeroplano. Okay. Kasi nag-donort po sila lahat eh. Yes. Pero so, at least camping kami, bawal po yung bawal yung bonfire kasi due to wildfire nga po. Pero at least you're safe na bumalik dito. Kaya yun. I'll let you go, tol, kasi it's almost like midnight to sa silubat natin. Salamat din po ulit sa pagpapon na kin-opportunity yun. Salamat. Walang problema. At nakilala ka namin as the newest member ng Filipino Music Productions. Then, tol, syempre, see you sa mga event. Ipakits tayo. Oo. Thank you. Have a good night.